Ika-11 Kabanata. Si Pablo at ang mga nagkukunwaring apostol. Ipagpaumanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako na parang hangal. Makadiyos na pagseselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Pero nag-aalala ako na baka malin lang kayo tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas, at mawala ang inyong taus-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila na mga apostol. Maaaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Hindi ako humingi ng bayad nang ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos, kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Masama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangangailangan. Iniwasan kong maging pabigat sa inyo, at iyan ang palagi kong gagawin. Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito dahil nasa akin si Kristo. Pero baka isipin ninyo na kaya hindi ako humihingi ng tulong sa inyo ay dahil sa hindi ko na kayo mahal. Hindi totoo iyan. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ang mga paghihirap ni Pablo bilang apostol. Inuulit ko, huwag ninyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa akin, hindi na bale. Basta hayaan ninyo akong magmalaki ng kahit kaunti. Kung sa bagay kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Pero dahil sa marami riyan ang nagmamalaki tulad ng mga taong makamundo, magmamalaki rin ako. Sinasabi ninyong matatalino kayo, pero hinahayaan lamang ninyong diktahan kayo ng mga hangal. Sa katunayan, hinahayaan lang ninyo na alipinin kayo, agawan ng mga ari-arian, pagsamantalahan, pagmataasan at hamakin. Nakakahiyamang aminin na mahihina kami, pero hindi namin kayang gawin ang mga iyan. Kung may magmamalaki riyan, magmamalaki rin ako. Kahit na magmukha akong hangal sa sinasabi ko. Ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudyo, mga Israelita at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo, at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat.
sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar. Nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat na iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling, at alam iyan ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Ika-12 Kabanata. Ang mga ipinahayag ng Diyos kay Pablo. Napilitan akong magmalaki, kahit na alam kong wala akong mapapala dito. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga ipinahayag at ipinakita sa akin ng Panginoon. May 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa 3rd langit. Kristiyano na ako noon. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamangha-manghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Maipagmamalaki ko ang karanasan kong iyon. Pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong maipagmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. At kung magmamalaki man ako, hindi ako magmimistulang hangal. Dahil totoo naman ang aking sasabihin. Pero hindi ko ito gagawin. Dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin kaysa sa nakikita nila sa aking pamumuhay. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangha-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Para akong hangal sa aking pagmamalaki, pero kayo na rin ang nagtulak sa akin para gawin ito. Dapat sana'y pinuri ninyo ako sa mga nagpapanggap na mga apostol, pero hindi ninyo ito ginawa. Kahit na wala akong maipagmamalaki sa aking sarili, hindi naman ako nahuhuli sa mga taong iyan na magagaling daw na mga apostol. Pinatunayan ko sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala, kababalaghan, at iba pang mga kamangha-manghang gawain. Kung ano ang mga ginawa ko riyan sa inyo, ganoon din ang ginawa ko sa ibang mga iglesia, maliban na lamang sa hindi ko paghingi ng tulong sa inyo. Kung sa inyo'y isa itong pagkakamali, patawarin sana ninyo ako. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa 3rd pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian. Para ko kayong mga anak. Di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Ang totoo,
ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ialay pati ang aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katiting lang ang isinusukli ninyo sa sobra-sobrang pagmamahal ko sa inyo? Sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo. Pero may nagsasabi pa rin na nilinlang ko kayo at dinaya sa ibang paraan. Pero paano? Alam naman ninyong hindi ako nagsamantala sa inyo sa pamamagitan ng mga kapatid na pinapunta ko riyan. Noong pinapunta ko sa inyo si Tito, kasama ang isang kapatid, nagsamantala ba siya sa inyo? Hindi, sapagkat iisang espiritu ang aming sinusunod at iisa ang aming layunin. Baka sa simula pa iniisip na ninyo na wala kaming ginagawa, kundi ipagtanggol ang aming sarili. Aba hindi. Sa presensya ng Diyos at bilang mga Kristiyano, sinasabi namin sa inyo mga minamahal na lahat ng aming ginagawa ay para sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay makita ko kayong iba sa aking inaasahan at makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan at nagkakagulo. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay ipahiya ako ng aking Diyos sa inyong harapan. At baka maging malungkot ako dahil marami sa inyo ang nagkasala na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang kalaswaan, sexual na immoralidad at kahalayan. Ikalabing tatlong kabanata. Pangwakas na mga bilin at mga pangangamusta. Ito na ang pangatlong pagdalaw ko sa inyo. Sinasabi sa kasulatan, ang anumang kaso ng isa laban sa kapwa ay dapat patotohanan ng dalawa o tatlong saksi. Ngayon, binabalaan ko ang mga nagkasala noon, pati na rin ang lahat, na walang sino mang makakaligtas sa aking pagdidisiplina. Sinabi ko na ito noong pangalawang pagbisita ko riyan, at inuulit ko ngayon, habang hindi pa ako nakakarating. Gagawin ko ito para patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Dahil ito rin ang hinahanap ninyo sa akin. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kahit nagpakababa siya ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ganoon din naman, nagpapakababa rin kami bilang mga mananampalataya ni Kristo. Pero nabubuhay kami sa kapangyarihan ng Diyos para makapaglingkod sa inyo. Suriin ninyo ang inyong sarili. Kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo, tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Umaasa akong makikita ninyo na tunay kaming mga apostol ni Kristo.